magandang araw po sa inyo lahat. Umpisa po ngayong Sabado, Agosto 20 at sa mga susunod na Sabado, August 27, September 3, 10, 17 at September 24. Magsasagawa tayo ng pamahagi ng educational assistance dito po sa DSWD Central Office. Para naman sa mga taga-probinsya, isinasagawa na ang distribusyon sa mga field offices kasabay na iba pang tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ano nga ba itong educational assistance na ating ibibigay? Ito po ang tulong ng DSWD na nasa ilalim po ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga student in crisis na maaari nilang magamit sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral tulad po ng school fees, school supplies, projects, allowance at iba pang mga bayarin. Pero sino-sino nga ba ang mga student in crisis? Halimbawa po niyan, bayan ay ang mga breadwinner sa kanilang pamilya, working student, ulila o inabandona at kasalukuyang nakatira na lamang sa kaanak, anak ng mga solo parent, anak ng mga magulang at walang hanap buhay o pinagkakitaan, anak ng mga overseas Filipino workers, anak ng mga may kapansanan, may mga magulang na may HIV, biktima ng pang-abuso, biktima ng mga paglilikas o krisis dulot po ng giyera o kaguluhan, o ang mga biktima ng kalamidad gaya po ng sunog, bagyo o lindol. Sa mga nagtatanong naman kung magkano ba makukuha sa educational assistance, 1,000 pesos po para sa elementary, 2,000 naman sa high school, 3,000 sa senior high at 4,000 ang mga nasa kolehiyo o vocational courses. Maaaring makatanggap ng assistance ang hanggang 3 anak lamang kada pamilya. So, paano ba makakatanggap ng payout para sa educational assistance na ito? May dalawang paraan po para makakuha nito. Una, ang walk-in o ang pagpunta dito po sa central office ng DSWD o aming mga field offices. Maaari rin mag-email ng request sa ciu.co@dswd.gov.ph. Sa mga nag-email naman, antayin muna ang text confirmation mula sa DSWD na naglalaman ng petsa at lugar kung saan kukunin ang assistance. Gayon din ang mga requirements na dapat dalhin. Kabilang po sa mga requirement na yan ang Certificate of Enrollment o Registration o School ID na mag-aaral. Tandaan bayan, antayin ang text confirmation bago pumunta po dito sa Central Office para maiwasan po ang siksikan. Magbubukas po ang DSWD Crisis Intervention Division dito po sa Central Office sa ganap na 7 o 7 ng umaga hanggang matapos na mapaglingkuran ang lahat ng kliyente sa araw na ito. Sa mga field offices naman po namin, magbubukas po sila ng 8 ng umaga. Samantala, maaari namang matanggap ng magulang o guardian ng assistance ng mga minor de edad na mga kwalipikadong estudyante sa programa. Habang ang mga nasa vocational o kolehiyo, maaari nang direktang makipag-ugnayan sa limang tanggapan ng DSWD para sa pagkuha ng educational assistance. Paalala po, minsanan lamang o once every school year ang pagbibigay po ng educational assistance ng DSWD. Ito po ay tulong ng DSWD sa mga student in crisis para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa panahon ng crisis o emergency situation. Muli, magandang araw po sa